Ngayong araw guys, ito nga pala yung mga nahuli namin sa paglalambat dito sa lugar namin kahit sobrang lakas ng ulan. Kaya nga kaagad kaming umuwi dito sa aming treehouse para makapagluto na rin ang sinigang na isda para na rin guys kahit papano ay mainitan yung ating sikmura, kaya samahan nyo kami. What's up sa inyo mga kanapadaan lang. So for today's video nga guys, eh masyadong maulan at eto na nga guys, nagyaya pa rin sa akin si Dugong dito na maglambat kami. Sabi ko nga guys kay Dugong na sobrang lakas ng ulan kaya wag na lang muna kami maglambat. Kaso nga lang guys, sabi niya sa akin meron naman daw kaming costume ng ganito. Ito nga pala guys yung mga ginamit namin sa paglilinis no, nagka oil spill dito sa lugar namin. Grabe, bumalik tuloy yung alaala ko nung panahon pa ng pandemic no, may COVID-19 pa. Pero okay rin pala guys yung naisip ni Dugong na gawin namin tong pangcover dito sa ulan kasi hindi din guys papasok dito yung mga tubig. At bago nga pala guys tayo magtaan ng lambat doon, gusto ko lang ipakita sa inyo ito na huling isda ng tatay ko kanina. Ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin na isdang pakoy. Sa lugar nyo ba guys, anong tawag dito? Paki-comment nga. Tapos ayun na nga guys, ano, kahit nga medyo maulan dito ay nagtaan na rin nga kaagad kami dito ng lambat para makahuli na rin kaagad kami. Kahit nga guys may costume kami dito ni Dugong ay medyo nilalamig pa rin talaga kami. Gawa guys, malakas talaga yung hangin. Kasama rin nga pala guys natin ngayong araw ang isa sa membro ng Team Putik. Ayan guys, paki-follow nyo naman yung page nila. Yan nga pala si Master Yuan. Grabe, balik talaga yung mga alaala ko dito ng mga bata pa kami, lalong-lalo na pag naglalambat kami ni tatay. Talaga namang kahit umuulan na ganito ay diretso pa rin kami sa paghahanap buhay ng mga panahon na yun. Tapos pagka-uwi namin guys at may nahuli na kami mga isda, igagawin ng nanay ko iluluto yun ang sigang kasi guys sobrang lamig nung pinagdaanan namin at paghihigop naman guys namin ng sabaw ng tatay ko, talaga nawawala yung lamig. Simula guys nung elementary hanggang mag high school kami, lagi kami nakakasama ng mga tatay namin ni Dugong. Minsan guys nakikita ko si Dugong naglalambat rin sila ng tatay niya, tapos nakikita niya rin ako. Di rin talaga guys may iwasan dito sa buhay dagat na minsan marami kang huli, tapos minsan guys wala naman, talagang saktong pang-ulam lang talaga. Tapos nga guys dito sa part na to ay nakahuli nga pala kami dito na medyo maliit na bounce guys na wild. Kaya nga guys sobrang saya talaga ni Dugong tong kasi meron na daw kaming pansigang. Tapos nakahuli pa rin kami nitong isdang tambog dito sa lugar namin kung tawagin. Tapos ito naman guys, ang tawag dito sa lugar namin ay kanuping. Ano bang tawag niyan sa lugar nyo? Ito nga pala guys yung mga nahuli namin doon sa unang laglag namin na lambat. Pero sabi sa akin ni Dugong hindi pa daw okay ito sa kanya, gusto pa daw niya talagang dagdagan. Kaya ayun guys, naglaglag ulit kami dito ng isa pang panglalambat. Kahit nga guys medyo nilalamig na talaga si Dugong dyan at nilalamig na rin ako, ay tinitiis lang namin para kahit papano ay makahuli kami at makahigop kami ng mainit na sabaw mamaya doon sa ating treehouse. Tapos ang nahuli nga pala guys namin ni Dugong sa part na to, itong isdang samaral. Grabe guys, sobrang hirap nga pala nitong alsin dito sa lambat kasi sobrang tinik talaga niyan guys. Pag natinik kayo niyan, talagang lalagnatin kayo at sobrang sakit. Tapos nakahuli nga pala ulit kami dito ng isdang yamas kung tawagin dito sa lugar namin. Isa rin talaga to guys sa masarap na isda. Tapos ayun, nagdire-diretso nga lang guys kami sa paghigit dito ng lambat at sakto guys nakahuli kami ng isang malaki ditong bagaong. Grabe, sobrang sarap pa naman guys na sinigang talaga nitong isdang to, lalo na ngayon medyo umuulan, talagang mapapahigop tayo ng mainit na sabaw. Ah guys, ito ang ating nanahuli. Amaral, bagaong at bakoko, bangos and kaloping. Ay, tambog, may mga yamas at amaral. Kain ba tayo? Tapos ayun na nga guys, ano, ito na nga pala yung mga nahuli natin doon sa dalawang beses nating paglalambat. Kaya nga sabi ni Dugong, ilutuin na rin kaagad daw namin ito. Medyo nilalamig na rin kasi kami guys, kaya dalawang hulog lang yung ginawa namin sa lambat. Kaya ayun guys, agad ko na rin nga pala itong pinalinisan kay Dugong. Kahit ang kita nyo naman, talagang dali-dali siya doon sa paglilinis niya ng isda. Tapos guys, alam nyo ba itong tawag sa susungto? Ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin ay karhatan. Siguro guys, sa mga susunod na content, ito yung kukunin natin. Pagkaakyat nga lang guys namin dito sa taas ng aming treehouse ay naggayat na rin agad ako guys dito ng mga ilalahok natin dito sa sinigang natin mga isda. At eto nga pala guys yung mga rekado natin, nag-get lang tayo ng sibuyas at bawang dito, tapos nito mga kamatis. May talbos rin nga pala guys tayo ng kangkong na ilalagay natin. At eto na nga guys, nagpasiga na agad si Dugong dito ng apoy. Pinainit nga lang guys namin at pinakulo yung tubig dito sa loob, tapos nilagay ko na rin agad dito yung mga sibuyas at bawang at yung ibang rekado natin. Tapos ayun, nung matapos lang si Dugong linisan itong mga isda, susunod ko na rin ito. Grabe guys, fresh na fresh yung isda nating lulutuin ngayong araw. Tapos sinunod ko na rin nga pala guys ilagay itong mga kamatis natin. At syempre guys, itong isa sa napakasarap na sahog nitong sinigang, itong katalbos ng kangkong guys. Tapos ayun guys, nagpisa na rin nga pala kami dito ng calamansi juice. Grabe, talaga magsasakto dyan yung mga lasa. Iintayin nga lang guys natin ang ilang minuto yan. At eto na nga guys, pagbukas ko, grabe, kitang kita nyo naman guys. Talaga namang napakasarap waring humigop ngayong araw dito sa treehouse natin. Tapos guys, umuulan-ulan pa ng kontet, sobrang lamig nung simoy. Tapos ayun guys, titikman muna natin. Ah, sarap. Let's go dogs, kain na tayo!
Tara. Ayun na nga guys, ano, dali-dali nga ni Dugong kinuha dito yung baon namin na baho, tapos nilagay niya dito sa daon ng saging. Tapos eto na nga guys, tig-isa nga pala kami guys lagayan dito ng ating nilutong sinigang na isda. Grabe guys, kitang-kita nyo naman na sobrang sarap talaga nyan. Kaya nga happy-happy na naman si Dugong dito sa may dulo ng sanga ng puno, talagang pumapalakpak pa siya. Siyempre guys, magdadasal muna tayo dito. Tapos ayun guys, ngayong araw, isamahan nyo nga pala kaming pumudrip dito ni Dugong at humigop na nga agad si Dugong dito at medyo nainitan pa nga siya. At eto nga guys, inuulit pa niya at ayun, nainitan na naman siya guys. Grabe, so sobrang excited talaga ni Dugong kahit mainit pa talaga yung sabaw, hindi niya mapigilan yung kanyang sarili. Buti na lang guys, medyo may matalino na daw siya ngayon at kinutsara na niya. Saktong-sakto talaga guys tong ating pupudripin ngayong araw kasi medyo basa talaga kami ng ulan ni Dugong. Sobrang lakas kasi guys talaga ng ulan kanina habang nagtataan kami. Kaya ano pang iniintay nyo guys, tara makihigop na rin kayo sa amin dito ni Dugong. Habang kumakain nga guys kami dito ni Dugong ay gusto ko lang talaga magpasalamat sa mga top fans natin dyan at sa mga lagi nag-share ng mga video natin. Salamat din guys doon sa mga nagko-comment at guys huwag nyo sanang kalimutang i-report yung ibang page na nanggagaya sa atin, yung mabababa yung followers. Ito lang kasi guys yung legit na page talaga natin, itong 500,000 followers na to. Hayaan na lang natin sila guys, nakunin nila yung mga video natin at nakawin nila. At least guys kami ni Dugong lumalaban pa rin kami ng patas. Shoutout nga pala guys dito sa mga followers natin na nakita ko kanina. Ayan, salamat sa tunay na suportan yung lahat. Kaya ayun guys, napadaan lang channel, your daily dose of good vibes. Kita guys na lang guys ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys.